Sa terminology ng mga latero. Pero kung pagpasihan, mabilis na trabaho to. Pero kung gagawin namin apat ng bata, iwalay to, iwalay ito, at iwalay ito. Bali ang partner naman niya. May pangalawang mukha. Paligit yan, yan ang bata. Parang gitna. Kasi pag sinupin natin yan, pag sinupin natin siya, dito, makikita niya na may parang ito. Makikita niya na, ano siya, nakuha na yung ninyo o namin yung binihingi ng price o tamang kita o ninyo ganun sa pagbibigay ngayon kasi natin para buhay ito pati yung sa ibibig natin sa mga ibibig natin lahat yung buong proseso una pattern kaso ito yan nagpattern siya ayan ginugupit-gupit no? Ito yung pinapagawa ko sa inyo kung naalala ninyo may mga pinadrawing ako no? Ito, iba yan. Bakit nalagyan, iba yan? Dadami kayo dyan. Ibig sabihin yan, may offset yan, Matic. No po? May offset yan. Ayan. Gugustingin, pa-pattern. Pagkatapos yung pattern, unang makin yung gagamitin. So, ano tawag dito po? Grooving machine. Ang tanda nyo, grooving machine ang tawag dyan. Okay. O, layo. Huwag nung umawakan ha, baka ayaw ang mag-groove. Pag-suggest ko, pag sa mag-pipisit kayo, kumuha kayo ng isa sa mga makina na yung gayaan nyo. O, ngayon dabi. Kumpara ninyo yung ano, yung hindi pa nag-room. Oh, ito. Ngayon, ano pinakaiba nila? Ito. Dalawin natin. Diba? Ito. Ang main purpose na ito is para patibayin yung dust. Okay? Yan ang pinaka-purpose. Tama naman po ito. Kapitalong pag ganyan. Don't. Ay, lock corner muna. Ay! Ah, ito na. Eh, ano tayo ng ganito? Lagyan pa natin ito. Sige. Ngayon, ito. Eh, sa talang mo pa yan? Kaya pa yan? Kaya pa. Dapat nauna yung ano eh. Grooving eh. Nag-groove na ba lahat yan? Hindi pa. Hindi, ibig sabihin. Ah, naano na. Masalang na, no? Wala na. Ganito, ito, kaya pa naman ito. Okay, pagkatapos ng grooving, doon tayo sa lock warmer. Kaso, ito na lock warmer na. Okay, lock warmer, yun yung sa anchor. Ito. Sige po, explain mo po yung lock warmer. Lock warmer, dapat may posisyon tayo, dapat hindi rin magkabaliktad kasi sa machine test, maghanap tayo ng holding lock warmer natin na. Ayan, lock corner. Kailangan, alam niyo yung mga makina na yan, okay? Mamaya, dyan tayo magsasalang. Sample na natin ito kasi nag-lock corner na kanina. Okay. Ay, i-groove muna natin. Okay. Para balik natin ito kasi ang para ituloy natin na trabaho. I-groove muna.
ito kasi maliit lang, hindi na kahit isa lang pwede siya. Ngayon, hindi pwede siyang pagdating dito, kailangan pag-isa lang sa machine, hindi siya nakaganon. Hindi nakaganon, nakatihaya, hindi ganon. Kasi, di ba, ito dapat nasa labas. Dapat hindi nakatawag. Kasi baliktad, dapat nakaganon siya. Nakaganon kasi para, ano pa rin yung, ano niya, yung drove natin, nasa labas pa rin yung cord niya. Pwede naman ito salang. Kasi baka mo may abit na salang kayo na baliktad na gano'n. Wala na. Scrap na to. Scrap na to. Scrap na yun. Kasi bumaliktad yan ito salang. Ganun pa rin. Pwede naman ito salang. Dito lang yung pagpapaliktad. Ito kasi hindi na kaya ng ano, hindi na kaya ng plunger. Ito lang po, hindi na kaya ng plunger. Paliwanag po po, bakit hindi kaya ng plunger to? Kasi maliit. Maliit. Kasi wala tayong pinaka tawag nito sa Tagalog, talo. Ibig sabihin, ang spacing niya doon malayo. Dapat mayroon pa isang bagay na ano siya. Pero sa passage to, sa isang fabrication namin, kaya to. Dahil yung ito naman ang ano niya, ito. Ito pwede yan, mahaba yan eh. O yan, hindi rin pwede magkabaliktad dyan. Dapat pagsalang ito, ganun pa rin hindi nakataob. Kasi itaob mo, matik yan sa loob to. Kaya dapat pagsalang, ganun pa rin itong ano niya, dihaya ang tao, ano sa ano na. Yung ano niya, nakuha pa rin natin yung ano ngayon, pagsalang, ganun pa rin. Kailangan iikot mo lang na hindi talaga pa rin magbaliktad. Kasi pag nasalang mo siyang mali, itong balik niya, pag sinalang mo ganun, dito naman mababa yan, babaliktad yun. Ito yung partner niyan. Yan ang partner niya. Ngayon, i-build naman natin siya. Ano natin? Okay. Step natin sa binder. So, una step natin, ito. Grooving, lock former, plunger. Tapos, yung ano natin? Bending na. Ito sa bending na. Ngayon, ang bending kasi natin, ang size ng bending kasi natin, hindi ito para itong ano niya, tawag ito para hindi isa size na ito. Ito kasi para sa 1.2. Kasi ito yung ano niya, tawag, dapat sana kung hindi ganito ang binder natin na gagamitin, dapat box binder. Kasi ang box binder kasi, adjust by adjustment yan eh. Ano, kung mali ito. Malilipat-lipat mo yung malilipat, ano. Pwedeng tanggalin yung itong ano niya, yung box niya. Pwede natin. Pero ito, improvise. Yung ano, isasalang na lang natin sa binder para ma-ano na. Ayan, ang pangit lang dyan. Ma-damage ulit yan dito. Ma-damage. Dapat box bender yan. Yan. Hanap na mga isang 64. Yan. Okay. Don't do this at home. Do it here.
Tulong mo si tatay mo kaya. Hindi na. Pwede mo nandiyan lang siya, diba? Ano mo nandiyan? Oo, para ipakita lang yung ano. Kailangan, ang ano natin, kailangan yung sa cut natin, saka yung cut, hindi kailangan na, hiba pag loob natin, pag bend, hindi pwedeng dito tumama. Kailangan talagang i-ano natin sa cut, just para doon pa rin ang hindi pangit tingnan. Hindi dapat sakto na, Por? Oo. Yan, yan, sakto na, yan. Ngayon, ibalik na lang natin yung dance para ano, kasi hindi pa kakapit yung angle corner eh. Oh, ilang angle corner ang kailangan para dyan? Apat ang kailangan yun. Ah, walo. Okay. Kasi apat sa taas, apat sa isa. Wala ano. Ayan, makikita nyo na kung bakit U-type ang tawag sila sa ano nila. Ito, U-type to. Ayan, U-type. Yung L-type, alam nyo na yun, letter L. Okay. Ngayon, paano natin buuhin? I-ano ko muna to? Dubla. Dublahin ko na lang para hindi kasi natin na ano sa building natin. Dudublahin ko. Okay, yung terminology nila sa pagpukpok ng ano? Dubla. Kahit saan kayo mapunta, dubla ang tawag nila dyan. Tabor. Dubla naman, hindi pwedeng dubla ka dito hanggang pupunta doon. Kailangan ilock mo rin to. Ilock mo rin dito. Kailangan. Saan ka naman nauna yan, dulo-dulo? Sa lubo ka po. Para hindi sa siya tatakbo. Hindi siya nakasayaw. Hindi siya sayaw. Kasi may tendency na tatakbo pa loob. Karabo kaya, parang ilock na siya. May angle corner ba tayo dito? Oo, oh, meron dito. Nold! Pag-ano naman ito, kailangan natin lang flat ito. Hindi po yung, ano, kasi yung mga ano po, mga tarang ito, matula o matigal na. Kailangan na yung flat ito. Asan yung flat screw mo po? Flat screw, yun. Walang flat screw? Flat screw? Ganyan ginagamit? Ha? Oo, sa ano natin, tinsunog. Sa asin yung lang ito. Baka masugat ka na, Por. Anong level pala yan, Por? Ano, level, ano siya? Level 14. 14? Level 14. Sa mga disroom.
Abito kayo. Walang flat screw for angle corner, hindi pwede pang mukha dyan. Pwede naman sir, yun na lang. Ayun o. Ilak mo pa.
clip ang gamit natin, ang tawag doon, is clip at saka C-clip. Ibig sabihin, para lang sa mga ducting na, ano, yung maliliit, mga maliit na size, pero hindi pwedeng gamitin sa malaking size yun, ano, 1,000 by ano, 1,000 by 200, o 800 by, kasi yung above na tayo sa 500, kailangan nakapansin. Kasi yung clip na yun, C-clip na yun, parang hindi tayo komportable dun, parang malina ang quality na hindi matibay siya. So, kaya ito, ano tayo kasi magkaroon pa ito ng tawag ito clip. TDC. TDC. Pag, parang ulit kasi, ulit nang ibitawan. Asan na yung TDC clip natin, Dols? Kasi pag dinugtong na yung dalawa, Jules. Sa plan, kasi naka-bolt ito eh. May TDC ka dyan, Jules? Bukod sa TDC. Clamps na yun, at saka ito. Ayun. Ayan. Walang mahaba, no? Ngayon, 1 meter ang karamihan na ano nito. Ang talagang, ano, 1 meter. 150. 150 or 100. Yun, mga, ang ano nito, ang pinakahaba. Ano ba, ito. Depende sa ano yun, sa hinihingi ninyo o sa ano natin, ang mga tenant na gusto pa nilang 1 meter, 100 pa o 150. Ito ay kikita nyo para magpatibay. Ganun ang ano yan. Meron na siya, lalak na siya. Bukod sa lak na to, may lak pa rin yung lak. Paikot dyan, dito. Ito. Anong ilalagay muna natin po bago natin mag-asawa yung dalawa? Ano natin, kailangan bago natin pala bago tayo magkabit ng bolt nut pati ito, kailangan natin ng gasket. Yun, gasket. Kasi yung ano kasi mayroon ba tayo dyan? May tendency yun sa buwis o leak, doon siya talaga lalabas. Kasi ang ano natin yun kasi ano, oop! Yung gasket na yun, tawag nito, para hindi mag-leak yung hangin. Parang hindi mag-leak siya, number one yun. May gasket ba tayo? Arnold? Duck gasket? Hiram ka muna, mapakita ko lang. Meron ba dyan? Transfer size dito? Hindi, huwag yung papagdugtong eh. Sample lang. Sample lang. Yung sa TDC clip, sir. Kamay ba nila kung paano? Yan na yan. Pintayin lang natin yung ano. Kasi nasa inyo na yung depende kung paano yung pagkabit. Pagkabit, oo. Pero sa ano ko, dito tayo mag-ano sa ito kasi yan, mas kailangan hindi rin tumatakpan. Kabilaan ba lang? Oo, kabilaan. Pero, kung halimbawa may gasket na to, huwag mo nang lagyan ang ididikit. Oh, yun ang sinasabi ko sa inyo. Yan, huwag po natin lagyan. Motif po sir, hindi po siya pinagpuputol-putol lang po. Hindi po siya pwedeng gano'n. Hindi siya gano'n. Kasi ito, pagdating dito, kailangan naka... Mabusisi yun, at saka sayang ang oras doon. Hindi niya isasakto doon sa ano kasi kailangan overlap. Ganon din ang purpose doon. Kung magpuputol-putol ka, putol ka doon, putol ka, may air gap ka. Hindi ka tulad dito, ayan, wala kang air gap dyan. Kasi hindi mo pwedeng puputol ka doon. Naka-overlap yan. Ngayon, kaya nagpa-factor of safety tayo minsan, 1.25, di ba? Dyan napupunta yun. No, kung sakto-sakto tayo, 0-0 perimeter, pag dumating yan sa site, kulang-kulang na yung materialis mo. Tapos mayroon tayong duck sealant na sinasabi, yung pang duck sealant talaga. Meron ba tayo dyan? Sa kay Paring Arn. Arnold? Hi! Kung, may duck sealant kayo, pre. Kung dumating na maga ka nung nakaraan yung mga unang batch, makikita nilang mabubuo yan. Kailangan namin sobrang aga na. Oo, sobrang aga nyo. Sir, di kami wala ko lang.
Pagkatapos lang namin matulog doon. Install na walang dapilan. Oh, yan, hindi pa tayo nag-take off ng ganyan. Per galon yan, per galon. Bago pa? Hindi magagalit si ano dyan? Konti lang naman. Tsaka sa kanila din naman to eh. Ngayon, itong mga ano niya, pinagdugtungan niya, yan, tulad niya, mga kanto. Kailangan i- ano na dito? Malabon na sila. Oo, pero duck sealant ang tawag dyan, okay? Diba sir, ganyan din ang tawag sa mga lulod? Hindi, iba yun. Bulkasil yun. Bulkasil yun, brand. Daxi lang to. Hindi pwede yun. Hindi. Mas mahal yun. Ma- ano yun, pang ano yun, pang roof lang yun. Pagka yung ducting mo, naka-install siya sa ano, sa outside, sa halimbawa, sa upper roof. Upper roof. Exposed sa ulan. Oh, yun. No? Yun, kailangan yun. Sa labas naman ilalagay yun. Sa labas, dito. Yan lang ilalagyan na sila, dalawa lang. Oo. Bukod dyan. Ngayon, ito, ano, nalagyan ako. Itong dalawa. Pero hindi pa rin tayo kampante nito dahil, ano, itong katulad nitong ito. Yan. Yan, itong... Kilikili. Nagkakaroon pa rin ito ng... Ito. Kailangan mo pa rin ito lang yan. Kilikili na, Mar. Yung kilikili na. Hindi kasi nagsasite yan eh. Kasi itong apat na ano na to, corner, oh, yung corner nito, kailangan malagyan talaga yung mga corner nito. Lahat ng corner nito. Kahit ito, wag mo nalagyan ang ito, itong corner na lang kasi nalagyan ng loob. Pero kung nasa, oh yun, yung binanggit ni Sir Jacob ulit, pag nasa expose siya, kailangan mo itong lagyan kasi ano siya, napapasukan to ng tubig. Ito kasi tingnan mo. Bulkasil na yun. Bulkasil. Yun, ganun lang ang ano niya, ang... Kailangan. Bukod sa kiligili po, saan pa nilalagay yan? Ayun. Sa... Pag ginugtong na yung dalawa. Yun. Pag ginugtong na ito. Yan. Ang bawa lang yan, ha? Pag ginugtong na yung dalawa. Yan, yan na yan. Kailangan... Paglagay nyo ng clip, bago mo lagyan ng clip, lalagyan mo muna ng yes. Sealant to. Para at least, kasi iba, naglagay ng clip, pero bago lagyan ng sealant, ibig sabihin, walang sealant tong gitna. Kasi ito, naglagay na ako ng clip. Kanyari, putol yun. Imagine ninyo, putol to. Ano, putol yan. O yan, hanggang dito lang. Minsan, yung iba, inuunan nilang ilagay to, okay. Dito, ang tendency, may iwan nyo nasa gitna. Walang sealant yan. Kaya bago ko naglagay niyan, silang nyo muna itong ipa-ikot tapos sa may clip. At least may nilagay kayong silang na sa loob. Kasi karamihan, hindi na natin masabing pabilisan yung iba na install na clip muna bago lagyan ng silang. Pero hindi nila na na ano pala, yung loob nitong ano na to hindi na lagyan. Ganun ang yan.